Matapos lamang ang insidente ng pambobomba ng China ng water cannon sa ating resupply vessel sa Ayungin Shoal, na kinasugat ng ilang personnels ng ating Navy, ay heto na naman sila sa Scarborough Shoal, inumbo na naman nila ang barko ng ating B-4, na kung ating titingnan ay parang sinira nito ang navigation system at communication system ng ating barko, narito ang video na kuha ni Gio Robles sa TV5. Hindi natin maintindihan kung bakit hindi pa rin ginagawa ng ating gobyerno ang pagganti ng parehong hakbang na ginagawa ng China Coast Guard. Ngayong ang ating mga barko ng Coast Guard ay parehong may mga water cannon ito, na bahagi ng kanilang firefighting capability. Ang water cannon ng China ay mapapansing may napakalakas na pressure, na halatang sinadya para mangharas ng mga barko, hindi para pampatay ng apoy. Ang Pilipinas ay may malaking dahilan na nagumamit din ng parehong water cannon laban sa mga barko ng China bilang depensa sa kanyang sarili. Bagamat naintindihan nating ang ating Coast Guard vessels ay nakadepende sa kumpas ng kanilang higher command, at naintindihan din nating ginagawa ng gobyerno ang lahat upang hindi lumala ang mga sitwasyon, ngunit di rin natin maiiwasan ang magtanong, at alam nating ito rin ang tanong ng nakararami sa atin, hanggang kailan ba magpapakita ng paglaban sa mga Chinese vessels na ito? Haantong ba sa giyera kapag titira din tayo ng water cannon? Alam nating silang nasa gobyerno ang may malawak na impormasyon sa lahat ng pangyayari sa ating bansa, at wala tayong sapat na basihan sa ating sarili na pangunahan ang hakbang ng ating gobyerno, ngunit malinaw na ang pangyayaring ito ay sapat na upang magpakita ng kunting ngipi ng ating gobyerno laban sa mga gawain ito ng China. Ang China ay tila namimihasa na laban sa atin, na parabang expect na nila na di tayo lumalaban, at parabang sinusukat tayo kung hanggang saan at hanggang kailan ang ating pagtitimpi. Sobrang lakas! Nagawa mo water cannon! Yan! Ganyan kalakas ang water cannon mula dyan sa China Coast Guard niya pagkakalapit dito sa atin. Lumipat dito sa likod. Yan! Yan! Trust! Baka ilang beses na yan. Paano pa rin yung kanilang tubig ay tuloy-tuloy pa rin yung pagbuga. Pilit lang na uniwas itong barko ng B-4, pero kanina yung front boat dito sa likod ang isa sa kanyang nangamoy! Yan. Parang pabalik na naman siya dito sa atin. At kita nyo naman sa aking likuran, tuloy pa rin yung buga ng tubig. Nito lamang nakaraang araw, ay namataan din ng ating Armed Forces ang isang research and surveillance ship ng China sa silangang bahagi ng bansa sa Pacific Ocean, 60 miles mula sa Samar, na nakahinto lamang at hindi gumagalaw. Agad ito pinuntahan at niradyuhan ng ating Navy upang alamin kung ano ang nangyari at ano ang ginagawa nito sa loob ng ating Exclusive Economic Zone. Ngunit walang sagot mula dito, at batay sa kanilang visual monitoring, ay walang tao at walang activity sa main deck nito. Bagamat ito ay nasa Exclusive Economic Zone lamang o sa labas ng ating territorial waters na 12 nautical miles,
na nangangahulugang base sa international law ay may karapatan itong dumaan sa bahaging ito ng ating bansa, basta tuloy-tuloy lang ito sa kanyang pagtakbo. Ngunit dahil ito ay nakahinto at hindi tuloy-tuloy sa kanyang paggalaw, ang Pilipinas bilang siyang natatanging may karapatan na mag-explore at mag-survey at mag-administer sa lugar na ito, may karapatan ang bansa na puntahan ito, at alamin mismo sa loob ng barko kung ano ang ginagawa nito sa ating exclusive economic zone. Nito lamang araw na ito, pagkatapos ng visual monitoring nila kahapon sa pamamagitan ng eroplano, ay sinabing pinupuntahan na umano ng ating otoridad, ang nasabing barko. Ang Pilipinas ay dapat magpakita ng pangil sa barkong ito, dahil wala ito sa pinag-aagawang teritoryo, na ang ibig sabihin bukod tanging tayo lang ang may karapatan sa lugar na ito, at lahat ng dumadaan dito ay kailangang tumalima sa batas ng ating bansa. Ating panghinihintay kung ano na ang resulta sa sinabing actual na pag-inspeksyon sa nasabing barko. National Security Council Assistant Director Jonathan Malaya says a Philippine vessel will be sent out to intercept the now stationary unresponsive craft and to find out what it was doing in the country's exclusive economic zone. Na-confirm po natin yan dahil meron po tayong pinadalang eroplano ng Philippine Air Force, isang Nomad N-22 from Legazpi, and nagkaroon po tayo ng maritime patrol. This after the Philippine Coast Guard released a statement on Sunday, April 28, reporting the same Chinese vessel, Shen Ku, passing through Itbayat and Basco in Batanes Province before loitering in the Catanduanes area. According to Malaya, initial observations indicated that the ship had remained stationary. Napansin po natin na itong barkong ito, no, stationary lamang. Hindi naman siya gumagalaw. And wala naman siyang distress call. Nag-challenge tayo sa kanya, anong ginagawa niya doon, di ba? There was a radio challenge at wala namang sagot. Malaya adds that our next step is to find out the purpose of the Chinese vessel. Yun po yung inaalam natin ngayon. We have to ascertain what this vessel is doing there. Kasi some are saying it's a maritime research vessel, but I'm sure sasabihin nitong mga kung ano man ang may kinalaman dito na baka nasiraan. Ayan! Sinisira nila yung mga kasamitan dito! Attention all crew!